Okay, a very blessed night to each and every one of us. Okay, short vlog tungkol sa mga ginagamit ng Panginoon ng mga tao. Pag tayo mga Kristiyano ginagamit ni Lord Jesus, alam natin may purpose. Just like Queen Esther, nung siya po ay gamitin ng Panginoon mula sa pagiging ordinaryong bata na babae, naging reyna, na promote. It means, meron pong purpose. Dahil siya po ang gagamitin ng Panginoon para mabago yung decree o mabago yung patakaran na ipapatupad ni Haring Asuero sa mga Hudyo during that time. Sapagkat hindi alam ni Haring Asuero na ang napangasawa niya sa Esther ay isa palang Hudyo. Okay? At meron itong tsuhi na nagngangalang Mordecai na pinag-initan ng isang lalaki na malapit din sa hari ng pangalan ay si Haman. Mataas ang pride ni Haman. Alam niyo ba't pinag-initan niya si Mordecai? Sapagkat si Mordecai ay hindi sumunod doon sa pinapagawa ni Haman. Ano ang sabi ni Haman ba sa kanya? Pagdadaan ako, kailangan lahat magbabaw sa akin. Si Haman ay may spirit ng Antikristo. Pero hindi nagbaw si Mordecai sa kanya. At minsan, nakakatawa pa, si Haman ay ipinatawag ng hari. Ang sabi ng hari sa kanya, Haman, meron akong sasabihin sa iyo. Meron kasi akong gustong parangalan na tao, sabi ng haring si Asuero. Talaga ka ni Haman, sa pag-aakala ni Haman na siya yun. Ano kaya ang gagawin ko, anong haring Asuero kay Haman, para maparangalan ko ang tao na gusto kong parangalan? Sa pag-aakala ni Haman na siya yun, ang sabi niya sa hari, mahal na hari, sabi niya ganyan, isakay mo sa kabayo ang taong yon na gusto mong parangalan at kumuha ka ng isang sisigaw habang nakasakay sa kabayo yung taong yon at sabi at sumisigaw yung taong yon na ito ang pinararangalan ng hari na tao. Ito ang pinararangalan ni Haring Asuero na tao. Kasi akala ni Haman siya yung gustong parangalan. Tapos, ito na, nagtanong na si Haman. Akala niya siyang sasagot. Akala niya siya yung isasagot ng hari. Bakit mahal na hari? Sino pa ba yung gusto mong parangalan na yon? Na isasakay mo ngayon sa kabayo? Sabi niya ganyan. Si Mordecai, sabing ganun yung hari. Nashock ngayon itong si Haman. At sabi niya pa kay Haman, yung sinadjust mo sa akin, Haman, gawin mo kay Mordecai. Isigaw, isakay mo siya sa isang kabayo. At pagkatapos, hilain mo yung kabayo at isigaw mo na iyan ang pinarangalan ng hari. So, sampal sa mukha ni Haman yun. Lalo niyang pinag-initan si Haman at ang mga Hudyo. Pero dahil kay Queen Esther, yung mga balak ni Haman, hindi po nagkaroon ng katuparan. Naniniwala po ko, alam niya na po ang buong kwento, nagpatawag ng piging ng 2 beses si Esther at noong 2 piging, doon sinabi ni Esther na merong gustong magpapatay sa kanyang mga tao. Ibig sabihin sa kanyang mga kababayan, yung mga Hudyo. Nagalit ngayon ang hari sapagkat sabi ng hari, sino ang mapangahas na tao na gustong pumatay sa iyong mga kababayan? Ang masamang taong ito na si Haman na kasama natin ngayon sa lamesang ito. Pagkatapos, nanginig si Haman. Yung mga binabalak niyang masama sa mga Hudyo, biglang nabali. Sapagkat siya ay naglulumuhod kay Reyna Esther, Queen Esther, please, bawa, sabihin mo sa asawa mo na ituloy ang balak sa akin. Sapagkat baka ipapatay ako ni Haring Asuero. At may nagsuggest kay Haring Asuero, mahal na hari, yang si Haman po ay nagpagawa ng bitayan para kay Mordecai. Nakalimutan ko na po kasi kung ilang pite. Sabi niya ganoon, talaga, kanong hari? Pwes, doon sa pinagawa niyang bitayan, siya ang inyong bitayin at patayin doon. Amen? So, yun po nangyari. At ang decree o yung mga patakaran sa pagtrato sa mga Hudyo ay nabago. Dahil kay Reyna Esther, makinig po mabuti. Ito na po ang point ko ng puso ng ating pag-aaral ngayon.
Kung Kristiyano ka, alam mong may purpose sa'yo. If you are being promoted, maski sa iyong trabaho, may purpose ang Diyos sa'yo. May purpose si Jesus sa'yo. Hindi ka pinomote ni Jesus para solohin mo yung promotion. Ibig sabihin para makinabang ka lang dun sa promotion sa pansarili mo. Pinomote ka dahil may gustong ipagawa ang Panginoon sa'yo. Kung ano man yun, iba-iba kasing aspeto eh. Tignan po natin. Makinig po tayo sa boses ng Panginoon. Amen? Tulad ni Queen Esther, alam niya ang purpose niya. Ang purpose niya, kaya siya inilagay sa pwestong yun ng pagiging reyna para tulungan ng kanyang mga kababayan, ng mga Jews, mga Hudyo, laban sa kamay ng masamang si Haman, na ngayon ay binitay na mismo doon sa pinagawa niya pagbitayan sana doon sa kinamumuhian niyang si Mordecai. Pero siya ang binitay doon. Sa tulong na rin ng Reina Esther. So tayo mga Kristiyano, meron po tayong purpose. Iba't iba po ang aspeto ng buhay natin, pero iba-iba rin yung antas ng promotion. Pag nakita mo na parang the Lord wants you to be, anong tawag dito, to be promoted, may something po doon. May something doon. Hindi lalaki ang ulo mo, hindi yung para magiging bossy ka, hindi po ba? Sapagkat may bago ng puso ang bawat nilalang. May bago tayong puso at alam natin there's something sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, malugod kitang inaanyayahan. At kapag ka nakasubscribe ka na, pwede po ninyong i-click ang notification bell para po kayo po ay magkaroon ng update sa atin pong mga bagong videos dito. Okay? At muli, nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscribers. Okay? At as always, Jesus truly loves us all.